Good evening sa inyo mga Spinitics. Nandito pa rin tayo sa Budget Bikes Cavite. Eto, may bago na naman tayo pa bike check. Eto, si Mountain Peak Ninja 2. Pakainam neto mga Spinitics. So bago natin to simulan mga Spinitics, don't forget to like, comment and subscribe. Lalong lalo na sa mga bago, subscribe nyo na yun mga Spinitics, and then hit the notification bell na rin mga Spinitics. Maraming salamat sa inyo. So eto na nga si Mountain Peak Ninja 2 mga Spigitik. Eto, simulan natin sa kanyang top tube mga Spigitik. Top tube. So yun mga Spigitik, dito syempre hindi mawawala yung warning. Top tube nya manipis dito mga Spigitik, lalong luminipis, then parang pinitpit naman siya dito. Ayan, manipis sya mga Spigitik. Then dito may nakalagay hydroforming triple batted tube. Then dito naman sa ibabaw, nakalagay naman dito is designed and engineered by Mountain Peak. Yan. So pagdating naman sa kanyang head tube mga Spigitik, makinis, maputi siya. Pero ba't ganon? So ito may onting decal siya dito, maganda. May pagka rainbow yung kanyang design, napakainam, makinis. Ayan, ICR nya mga Spigitik, ito, isa dito, syempre this is for your RD mga Spigitik. So ito, meron pang isa dito, dalawa yung nakaabang naman dito. Alright, so, di ko alam kung bakit hindi nilagyan dito, pero may nakalagay pa sa labas. So, panigurado ito para sa brake set nyo to mga Spigitik. Alright, para sa brake set nyo sa likod. Alright, so pagdating naman sa size ng frame niya mga Spigitik, this is size medium. By the way, yung size ng frame natin is 27.5 mga Spigitik. Alright, 27.5. So dito mga Spigitik, wala siyang gasset dito ah. Then, pero naka-extend yung kanyang design dito, napaka-kinis. Hanggang dito sa seat stay niya. Ganda. Kinis, walang bakas na kinabukasan ng mga bata. So dito, size medium, alright. So wala siyang FD mga Spigitik. Yun ang pinaganda nito. Siyempre ito, itong binabike check natin is one by. And then, group set niya, wow, naka SRAM dub na mga Spigitik. Yung kanyang crank set, ito, SRAM dub. So this is Halotech na mga Spigitik, alright. SRAM SX yung ginamit sa kanya. Crank arm, kung gaano kahaba, check natin kung gaano kahaba to. So this is 170 mga Spigitik, 170 yung haba. Yung kanyang chainring naman, this is 3040, eto 3040 Eagle Technology yung ginamit sa kanya. So mainam na mainam yan mga Spigitik. So model name nya is Ninja 2. Ayan, kitang kita, walang daya. Wala pang bike skin na nakalagay dito para hindi sumampal ang mga kadena nyo. By the way, ang ginamit nga pala na chain sa kanya is SRAM Eagle na. Alright, napakainam talaga na itong bike na to. So, mapunta naman tayo sa kanyang RD mga Spigitik. This is SRAM SX. So, ano si SRAM SX? Ilang speed ba to? Check natin sa kanyang sprocket. Just para malaman natin kung ilan ba talaga is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 speed siya mga Spigitik. And then, check na rin natin kung ilang teeth to. Yung pinakamalaki niya. Siyempre, itatanong yun sa akin yan. So, yung pinakamalaki niya is 50T. Ayan mga Spigitik, 50T yan. Walang halong daya.
11 by 15 na yan. 12 speed. Mainam na mainam, mga spigitik. Alright. Pagdating naman sa kanyang tires, mga spigitik, ginamit sa kanya is Innova Pro Transformers ang ginamit sa kanya. Ayan, oh, naka skin wall pa. Skin wall o tan wall. Tapon, correct me if I'm wrong kung tama yung term ko dito. And then ginamit naman sa kanya 27.5 by 2.25 ang ginamit sa kanya. Paano ko nalaman? Dito siya nakalagay, mga spigitik. Nasa na siya? Eto. 2.25. 27.5 yan, mga spigitik. Alright, so pagdating naman sa kanyang, let's check. Panigurado to, Avid to. Hindi nakalagay yung Avid. So anyway, eto panigurado to, 160mm yung ginamit sa kanya. So pagdating naman sa kanyang hubs, mga spigitik, ang ginamit sa kanya is Novatec. And then syempre alloy na yan. So mamaya check natin yung kanyang tunog, mga spigitik. Eto naka QR pa. Eto kitang kita, Novatec yung ginamit sa kanya na skewer. Ayan, so hindi pa siya naka throw axle, mga spigitik. 160mm yung kanyang rotors. And then syempre ginamit sa kanya naman is Shimano na brake set. So mamaya double check ko kung ano yung ginamit sa kanyang, kung anong klaseng Shimano yung ginamit sa kanya, kung MT-200 ba. Alright, check natin mamaya. So sa saddle niya naman, mga spigitik, ang ginamit sa kanya is a Rowick. Napakainam, malambot to, mga spigitik. And then sa saddle niya pala, yung bolts niya dalawa. Alright, so ito yung adjustment niya, may minimum maximum yan, mga spigitik. Yung fore and aft ng inyong saddle, dyan niya i-adjust. So depende sa comfort ng rider yan, ha. And then syempre yung height ng seat post mo, doon ka magbe-base. Syempre kailangan pantay na pantay yung pagkakakasan ng saddle mo, kasi syempre kung ito naka-tilt, yung pwersa mo mapupunta sa handlebar mo, so sasakit yung braso mo, mga ganon. Alright, so kailangan balance lahat. So lahat ng bigat mo, weight mo, kailangan nasa gitna ng bike mo, nasa core mo. Alright, yun yung tamang-tamang pag check kung tama sa iyo yung bike. And then syempre yung pag-a-adjust ng mga parts ng bike mo, tulad ng saddle. Importante yun, lalo na kung naglo-long ride ka. So pagdating naman sa kanyang seat post, mounted peak na rin ang ginamit sa kanya, mga spigitik. So itong seat post na to, check natin, ha, kung 31.6 ba talaga to. 31.6, and then 400 naman yung kanyang haba, mga spigitik. Mainam. So balik muna natin to. Alright, so naibalik na natin. Gomax nga pala yung ginamit sa kanyang clamp, mga spigitik. Alright, mapunta naman tayo sa kanyang stem, mga spigitik. Then, ito, stem niya is Guinea na, mga spigitik. Sealed bearing yan, panigurado. Stem niya is mountain peak na rin yung ginamit sa kanya. Then, 700 yung haba niya. And then, 25 degrees naman. Clamping, 31.8. Handlebar niya, panigurado, alloy na to. And then, may onting pagka-back sweep yan, mga spigitik. Ayan, kitang-kita. May pagka-back sweep yan. Then, syempre, may nakalagay dito, ride without limitation. So, upon checking kanina, yung ginamit sa kanya na brake set, as promised, double check natin, MT-200 yung ginamit sa kanya. And then, sa shifters niya naman, SRAM SX, syempre, naka-SRAM. So, mapunta naman tayo sa kanyang fork, mga spigitik. Andito yung remote lockout niya. So dito naka-locate yung remote niya. Andito sa taas. Alright, nasa right side niya natin. Alright, so dito naman yung lagayan ng hangin, mga spigitik. So mapapansin nyo, ito naka-shredder ito, panigurado yan. Naka-shredder yan. Pero may specific na panghangin na ginagamit dyan. Hindi pwede yung basta-basta na lang pambomba ng bike o ano man, kasi kailangan mong tantsahin. Siyempre, kailangan mong basahin yung mga tamang weight, and then yung hangin na kinakarga, yung PSI kung tawagin o ano man. Alright, mountain peak yung ginamit sa kanya na fork. Eto, siyempre alloy na to, mga spigitik. Then siyempre tires niya, sinabi ko na rin kanina, this is 27.5
by 2.25. Rotors, double check naman natin yung rotors kasi minsan ito nagwa 180 to eh. 180 nga, tama. Hindi ako nagkakamali. Talaga magwa 180 to. Ayan, mukhang avid yung ginamit sa kanya, SRAM. Alright! So, talagang naka-QR na to. No batik ang ginamit sa kanya. So, syempre hindi mawawala yung mga warnings yan. Check naman natin, panigurado ito, may nakalagay na limit. Kung ano yung ilalagay mong hangin, kasi may mga weight yan eh. So, ito, nakalagay na nga rin. May specific yan. So, ayan, no. Rider weight, ayan, tapos yung air pressure, kung ilang PSI yung kailangan mong gamitin, kung ilang bars. Ayan, nakalagay na yan dyan, mga spikitig. So, ito yung guide kung mag-a-adjust ka ng sag ng mga air fork tulad neto nung kay Mountain Peak. Alright, pag-usapan na natin yung presyo nga pala neto. By the way, nga pala, nakalimutan ko sabihin, yung fork neto is tapered na. So, ang sukat neto, it should be 44.55 dito sa baba, 44 sa taas. So, para aware kayo kung ano yung bibilin yung headset dito. In case na may masira, manong-ano, at least aware kayo. Nakalagay na dyan, 44.55. Alright, so may branding siya dito ng Mountain Peak. Alright, so pag-usapan na natin presyo nito. So, yun na nga mga spigitik. Si Mountain Peak Ninja 2. Napakaganda na ito. Inam, naka-SRAM Dub, naka-SRAM SX. Mainam na mainam to mga spigitik. So, magkano nga ulit yan dito kay Budget Bike, Cavite. Napakainam na ito mga spigitik. Ito ang presyo niya. So, bago ko sabihin yung presyo niya, don't forget to like, comment, and subscribe mga spigitik. So, para sa mga bago, hit the notification bell din para at least updated ka sa mga i-upload ko dito sa channel natin. Alright? Ito na ang presyo niya mga spigitik. 28,999. Ayan ang presyo niya. So, syempre, dito lang yan kay Budget Bikes Cavite. Lalagay ko sa baba yung link kung saan nyo makokontakt si Budget Bikes Cavite, and then also like nyo na rin yung Facebook page nila. Alright, so this is your Spigitik the Explorer. Don't forget to like, comment, and subscribe mga Spigitik. Ciao!